What's up mga brothers on the wheel? Welcome sa ating motorcycle review. For today's episode mga brothers, kasama na natin ngayon ang dual sporty scooter ng Bristol. Ito nga yun mga brothers, the ADX-160. Kaya mga brothers, sama na kayo. Let's go! Sa go! Get ready! Drop the beat! Alright mga brothers, eto na siya no, grabe, in person, ang laki niya rin tignan no, and I like the color ng kanyang gloss black. Ayan, so pakita natin yung ibang mga color scheme para kung sakaling hindi nyo trip itong gloss black. Pero para sa akin, black pa lang, kitang kita na yung pagkamacho ng nitong ADX-160 ng Bristol. Okay, so ito yung dual sports scooter na I think na lalamang sa lahat, no, sa lahat ng mga kalaban niya. Bakit kanyo? Eh meron siyang upside down fork na front suspension. I guess wala pa ata ako nakitang adventure scooter na nag-o-offer ng ganitong suspension sa harapan. At hindi lang yan mga brothers, nakarayos, 'di ba? So talagang kung idadaan mo sa mga off-road o sa mga uneven roads, sigurado nga hindi ka pahihirapan ng motor na ito. Tapos hindi lang yan mga brothers, naka-tubeless pa ito. So ito na yung mga modern na style ngayon ng rim, no? At may tire size ito na 110 by 90 dito sa harap na 14 inches, okay? And then tubeless na ito and branded by Chensen Tires. So dito sa likod, naka 13 inches naman din ito na same din yung configuration ng kanyang setup ng gulong. Naka CST ito na 130 by 70 at 13 inches. At hindi lang yan mga brothers, naka disc brake yung likod nito at naka disc brake din yung harapan na merong ABS. So talagang wala ka nang hahanapin pagdating sa safety sa preno. Meron din siyang kill switch pagdating sa ating side stand. Alright, so ayun yung mga binayaran mo dito. For the price na 178,000 pesos, eh hindi ka natalo no, na ino-offer ng features and specs nitong ADX. At hindi lang yan, meron tayo ritong adjustable na windscreen. Kung gusto nyo nga ibaba, ayan, baba natin. Okay, and then isa pa sa gusto ko dito pagdating sa kanyang front facing mga brothers, very unique yung approach dito ng ginawa ng Bristol. We have a split LED headlight dito at kagandahan projector lamp na yan. Ayan, dalawang piraso yan. I guess eto na yung high beam niya tsaka low beam. Tignan natin. So super white ang kulay niya, high beam nga natin. Ito na nga rin yung kanyang high beam. Pero dito pa lang sa kanyang daytime running lights mga brothers, busog na ako, gando sa gilid oh. Tapos yung turn signal lights niya sa mismong assembly na rin ng headlight, no? At quality ang kanyang lente rito mga brothers. And also yung pairing check, naku ganun din, may pagka flexible din, naku. Kaya naman nakakagigil itong scooter na ito. So dito sa likod, meron tayong solid na grab bar dito na provision na para lagyan nyo ng top box, so hindi na kayo magpapagawa. So ang tail light nitong ADX is napakahaba o napaka-wide niya, no? So LED na rin ito. Alright, and then ang turn signal lights natin dito nakalabas, and okay naman, hindi naman siya nakalabas sa mismong body at hindi ito napiplex mga brothers on the wheel. Alright, suspension natin dito sa likod, nakadibaso tayo na dual shock, no? I guess ito is a oil type. Masusubukan natin ito mamaya kung gano'ng kaastig ang kanyang suspension play. So meron tayong upright position dito na muffler. Good thing to para sa mga off-road, no? Hindi basta-basta papasukin ng tubig. Okay, so mga brothers, meron nga pala itong 156cc to be exact na single cylinder. Dalawa yung bulbs niya mga brothers at single overhead cam. Pero naman naka-liquid cool dito dahil mataas ang kanyang compression ratio, meaning mataas ang temperature ng working condition ng makina. Sa cockpit mga brothers, we have a naked handlebar setup dito. Gusto ko rin yung ganitong approach ng mga switches ngayon. Ito yung quality switches, and then meron pa itong backlight and assist. Nandito yung busina niya. So tama lang naman, pero para sa akin papalitan ko.
Left and right, uy, maganda yung engagement. Good thing pinag-iwalay na. May hazard switch tayo dito. High beam and also low beam. Good thing meron tayong flasher. May park lock ba? Ah, wala na. So meron lang tayo rito ng non-adjustable levers, no? At meron tayo dito mga brothers na handle grip na sakto para sa isang large na kamay. At meron tayong metal dito na end bar, no? Standard yung kanyang side mirror dito, napapalayo naman. And then going dito sa kanan, same din yung approach ng handle grip. And meron tayong electronic starting dito, patayan ng ating lighting system, and also yung stop start features ng motorsiklo kung gusto nyong on and gusto nyong off, no? Ordinary brake lever. At dito sa gitna meron tayo ritong proud ownership ng Bristol. Okay, so meron lang tayo ditong maliit na TFT display. So wala namang problema, kahit lumayo ako, kitang kita ako naman. And also good thing ito, nilagyan nila nito, no? Parang visor, no? Parang pinaka visor nitong LCD. So kita mo pa rin, tulad ngayon nakatirik sa atin yung araw, so kitang kita ko pa rin siya. I guess ito nagbabago yung kulay nito pagka madilim na. So meron tayo dito mga brothers na RPM. Ayan, ito yung ating fuel meter, ito yung ating engine temperature at yung environment temperature. Ba, ayos ha, meron pa tayong clock dito. ABS, engine check, naka-ilaw ngayon yan o naka-indicate ngayon yan dahil nakapatay pa yung scooter. Ito yung ating speed meter and total odometer na tumakbo pa lang siya ng 90 kilometers. So ngayon mga brothers, sakyan na natin ito dahil excited na ako. Alright mga brothers, bike fitting tayo dito sa ADX-160 ng Bristol. Okay, for the reference, I'm only height ng 5'4 lang mga brothers. And then meron akong weight na 52 kg. So magaang at maliit lang po ako. And then may reach ako sa arm ng 20 inches. So sa mga nanonood o nakapalo sa atin, alam nyo na kung ano talaga structure ko. Anyway, ganito po yung itsura pag nakaupo na po dito sa ADX-160 ng Bristol. Kasing taas siya ng Rusi Classic 250 ko dahil 790mm yung kanyang seat height. Walang nakalagay kung ilan yung ground clearance, pero I guess above minimum ang ground clearance nito siguro papalo ng mga 150mm. Okay, and then meron siyang bigat na 137 na weight. I'm not sure kung dry weight lang yon or curb weight na yon, pero palagay ko dry weight lang yon kasi napipil ko sa motor na to na pag nakatigil mabigat siya, especially dito sa kanyang unahan. Alright, so meron tayong option dito mga brothers sa dating sa ating foot position, pwedeng standard foot position or foot forward, yung parang cruising style, no? So ganoon naman yung mga adventure scooter, may dalawang position tayo dyan for the long ride or for the short ride kung ano yung gusto nyo. At ang turn radius natin dito malaki, hindi tayo mabibitin mga brothers on the wheel. And also yung feels ng kanyang seats, malapad siya, kaya nakatingkad ako, makikita nyo naman, no? Diba? At malambot naman, no? At marami kang option. At ang room natin dito is malaki. So kahit matangkad kayo dito, hindi kayo basta-basta sasabit. Pwede kayong umatras dito, no? At yung full steering niya, quality na rin kahit papano. At yung sa pillion section, malapad din dito. So kung may mga angkas kayo, hindi rin mahihirapan. At nandito yung kanyang footrest. So okay mga brothers, nakasakay na tayo ngayon dito sa ADX-160 ng Bristol. So hindi ko nga pala napakita sa inyo yung kanyang smart key. O ito yung pinaka remote niya mga brothers. So may alarm na rin ito and then may answer back key. Ayan, at not to mention meron nga pala siyang lug compartment dito, and also nandito na rin yung kanyang USB charging port. Okay, so dito na lang natin lagay yung pinaka remote niya, no? At ito, i-press nyo lang ito. Pagka-press, mag-iilaw siya, then lipat nyo lang sa kanyang power sign. Ayan, so mag-o-on na tong e-scooter. Ba, ganda, may Bristol and then papalo yung pinaka RPM niya. Okay, so start na natin siya. Wow, tahimik ka, naka-silent starting na yung scooter, I can tell. Napipil ko na may kabigatan na nasakyan kong adventure scooter. I don't know, kasi nakatingkayad lang kasi ako siguro. So first impression ko, yan, mabagal muna tayo.
First impression pa lang, nandito na kagad tayo sa isang off-road na daanan. Machong-macho manakbo ha. Alright. So, sa scooter, malaki yung room niya. And for the first impression ko pa lang dito, eh, masasabi ko, ang ino-offer nitong ADX is yung comfort pagdating sa seats. Riding position niya, medyo mababa yung handlebar. I guess, gagawin ko rin yung mga ginagawa na mga nireview nating adventure scooter na tinasan dito yung pinaka-riser, no? Naglagay sila rito ng riser para tumas pa namang around 2 inches. So, impression ride pa lang, pinabibilib na ako nitong ADX 160, mga brothers. May something siya pagdating sa arangkada, ha? Pero power to weight ratio ba? Hindi iniinda ng makina yung bigat nito, ha? Okay, ha? O yun, oh, nagagalit yung makina, oh. At may vibration siya dito sa floorboard, which is, ito naman yung typical na vibration ng isang scooter dahil malapit sa makina. Pero hindi naman talagang ganun kalala o kalive yung vibration niya. Tama lang naman. At naiintindihan ko yung kasi may makina. Sa mga hindi makaintindi dyan, dahil puro vibration ang nasa isip, mag-e-bike kayo. Yan ang lagi kong sinasabi. Okay. So, binaba ko yung kanyang, windshield para for the aerodynamics tayo. Wow! Lakas ah! Alright! Wow! Okay ah. Yung feels ko sa kanya parang si Venture 150 rin ng FKM. Yun oh. Alright! Ang gaang niya. Ang liksin niya na mga brothers pagka sa ganitong klaseng daanan. No, for the reference, I'm only 52 kilogram. Depende nga yan talaga sa bigat ng rider and also kung may angkas kayo. Pero ngayon, ang ganda ng pinakikita nitong ADX 160 ng Bristol. Ganito pala siya, grabe. Ayan o, tsaka syempre mas magang ito dahil naka-rayos ito eh, mga brothers eh. Tapos naka-tubeless tire pa. Yun o, cut tayo. Grabe, bilis. Parang ang gusto niya nga cruising speed is around 70 to 80 ah, pag nang nasa ganitong highway. No? Ah, ay santayin natin kung kaya kasi ano na doon, 95. Wow, 101, no? Sayang kung dire-diretso pa baka masagad natin tong scooter na ito, pero hindi. Tsaka bawal po dito sa loob ng SBMA ng sobrang bilis. Okay, nandito na tayo sa straight line. So, dito na natin masusubukan ng 0 to 100 kilometers per hour niya in 3, 2, 1, go! Yan, yuko tayo para naka-aerodynamics tayo. Kaya binaba ko na rin yung windshield niya. Wow! So, mapalagpas kaya natin siya ng 100 kilometers. Ayan, lumagpas na. Alright! Wow! Yan, 115, 116, 117, 118, 120. Pwede na, not bad ah. Okay ah, sarap. Anyway, natapos na natin yon. I-check naman natin ngayon yung braking capability nitong scooter na ito. Okay. So ngayon mag-i-start tayo ng 30 kilometers, 40, and then 50 and 60. Okay mga brothers, para makita natin yung performance niya sa iba't ibang speed. Okay, so 30 muna tayo. So gagamitin na natin yung preno rito ng harap at saka likod. Tatakbo tayo ng 30 and then full stop. Oh, hops! Dahil sa gaang ko na 52 kilogram, sumayad kagad yung likod doon, no? And then hindi ko namamalaya na gumagana ng ABS. Mamaya check natin. So ngayon 40 naman. Subukan naman natin po 40. So nag-slide yung likod pero okay lang naman na pu-pull manage ko naman yung scooter. At yung weight naman natin nasa unahan naman ngayon. So maganda naman yung response ng freno pagdating dito sa 40 kilometers. So subukan natin ng 50 naman. Maganda yung freno, responsive ah. Ayan o, ayan, gumuguhit na yung ating gulong sa likod. Pero ayos lang naman, maganda pa rin yung response ng preno niya. Responsive yung harap, harap at likod eh. Yun ang nararamdaman ko dito sa preno nitong ADX. So ngayon patakbo tayo ng 60 kilometers. Ayan, may slide siya ba pagka malapit na huminto yung
scooter. But I guess yung travel time niya hindi naman ganun kalayo. So maganda yung performance ng freno niya. So ngayon naman mga brothers, i-check natin dito kay ADX yung kanyang suspension, no? So dumaan tayo dito sa gilid ng daan kasi hindi maganda yung daan dito eh. Parang masasabi na rin nating off-road siya. Malupa siya at hindi sementado ng maayos. Ayan, no? So ngayon for the weight na 52 kg, masasabi ko na may stiff siya konti. Siguro kung mabigat ako, kung 60 ako, dati kasi akong 60, no, maglalaro ito ng maganda o kaya kung may angkas ako. Pero yung performance ng suspension dito sa harap at likod, masasabi ko na solid. Ganda! Goods na goods. Ayan, nakatayo ko ngayon dito sa motor at chinecheck ko. Maganda siya, magandang laro niya, no? Para siyang nagsisiso lang din. Ito, off-road to, huwag lang tayo mabutasan. Yan, no? Okay. So, suspension check. Solid. No, tsaka yung kapit ng gulong pagdating sa isang off-road, nandun eh. No, ito yun naman yun, no? So, kung idadaan nyo talaga ito sa mga ganitong klase at mas malala at mas malupa pa rito na daan, aba, hindi kayo mapapaya sa scooter na ito. Kayang-kaya niya ma-conquered, no? Ayan, oh. Ayos. Tsaka talagang naghahanap siya ng lakas. Abanti mo ako, abanti mo ako. Yun yung gusto niya, eh. Yun yung inihingi niya. Sige, no? Ayos. Solid nitong motor na to pagdating sa off-road. No, for the suspension, solid yung performance nito. No. Siguro kailangan ko na lang talaga magpabigat dahil ang gang ko eh. Ayan. All right. Hindi siya ganun katagtag mga brothers. May maganda yung sagutan ng shocks nito sa harap at likod. No? Not bad. Ay, kasi naman naka-upside down fork yung harapan, eh. Solid naman talaga. Eh. Oh, ayun oh. And now for grand finale nitong scooter na to, susubukan na natin siya sa mga kurbada. So may mga corner dito, subukan natin kung gaano kaganda o kung gaano ka solid ang performance nito when it comes in cornering. Kaya tara! So dito maraming beses na ako rito nag-test ride mga brothers. Yung una kong vlog dito pa rin. Wow! May laban kaya? Wala! Smooth! Right? Ano, tamang MotoGP. Pagdating na 80 baba, may corner na naman. Alright, bitaw gasolina lang. Outer laning ang ginagawa natin para kita natin kung may mga parating, no? Performance ng corner nito, baka solid din mga brothers. Ang daan, hindi matigas ang ulo. Yan, maliksi siya. Maliksi. Ayun. Yan, lalakas pa ng hangin niyan, ha, pero hindi siya basta-basta hinahangin. Ito naman ang maganda pagka mabigat ang iyong dinadalang motor. Lumalaban sa mga hangin, sa mga hampas ng hangin. O, nakamalaki pa yung body dimension nito. Pero wala lang sa kanya. Oh. Wow! Right! Sarap sa kurbada nito. So meron pa rito. Tapos balik tayo para hindi tayo mabitin. Nabitin ako eh. Ayan, may corner na naman. Alright! No, tsaka mataas yung ground clearance niya. Na hindi ko na-mention kung ano yung exacto. Pero hindi sasayad eh. No? Kahit anong higa mo dito, hindi ito sasayad. Huwag lang yung talagang OA na higa. So balik tayo for another set ng round para sa kanyang corner. Sarap naman kasi dalhin. So pabalik naman tayo ngayon. Yan, outer laning lang na banking. Wow, yun, nag-overshoot. Para sarap na talaga sa corner. Cabra, grabe. Pag ito rin motor ko, nako. Kahit maghapon ka mag-ride, di ka sigura, di ka mapapagod, sigurado yan mga brothers. Yung ino-offer niyang comfort and performance, talaga mag-i-enjoy ka kada twist ng throttle mo. Ayan, inertial drift, o ba? Inertial banking. Ayan o, sarap, solid. Ganda, tsaka hindi madulas yung gulong niya pagtabi na banking mo. Meron kasi mga dual sports type pagtabi na banking mo, lalo na pag ispalto, pagbasa na yung kalye, madulas. Pero dito pag naka-chain center ka, batiwala ako. Oh, sarap sa liko. Grabe. Solid. Overall performance nito, mabibigyan ko to ng overall rating mga brother. Itong ADX ng Bristol, 8. Sarap sakyan. Kahit first impression ride lang. Sana Bristol, mapahiram nyo ako ng mga motorsiklo nyo in a long run review. Ayan, siguro kahit mga 2 weeks. Ayan, para magkaroon tayo talaga ng
long term na review. Pero ito ngayon, no, solid siya. Wow, sarap baby! Okay mga brothers, pag-usapan natin yung downside ng scooter. Wala naman masyadong major para sa akin, ha. In my experience na niride ko siya maghapon. Busina mahina, gusto kong palitan ng mas malakas yung mga solid na horn, no, katulad ng Bosch na horn or mga compact na horn dyan. Medyo may kabigatan yung unahang bahagi, yun lang naman yung nakita kong downside niya pagdating sa performance. Pero above all, pagdating sa specs and features, solid itong scooter na ito. Ito pala, yung speed meter niya, although TFT display, pero nalilitan ako eh. Siguro it's something na ito siguro yung improve dito ng Bristol, na medyo lakihan nila. No, para siyempre sa mga mahihina yung mata, kitang-kita nila yung speed meter nila. Pero ako, okay naman. 2020 yung vision ko. Wala naman sa akin problema so far. Alright? Above all, yun na naman nakikita kong downside. And then lahat para sa akin is pasado na. So mga brothers, natapos na nga natin pag-usapan ng specs and features nitong ADX, and also na test ride na rin natin dito sa loob ng Subic Bay. Ngayon naman, discuss natin yung presyo. Sa cash price mga brothers, meron nga pala itong 178,000 pesos na cash. Ngayon naman, kung gusto nyo nga kunin ito ng terms o hulugan, magda-down payment kayo ng 53,400 pesos. Okay? And then for the 3 years, magmamonthly kayo ng 6,945, no? Dito yan sa R3 Motors Incorporation. Okay, so iba-iba po kasi yung finance nila, depende po yan sa finance company. So again mga brothers, maraming salamat sa pagsama nyo, and huwag nyo pong kakalimutan i-share ang ating episode dito sa Facebook, malaking tulong po yan. At kung dito naman kayo sa YouTube nanonood, mag-subscribe kayo, click yung notification bell para lagi kayong updated, kasi marami pa tayong itetest ride na motor dito sa R3 Subic Zambales branch. Okay, sa mga brothers, ride safe and cheers. Kita-kits sa iba pang episode.